guys! Welcome back sa aking munting tindahan. Ako si Lizelle. Kumusta po kayo? Ngayong video, i-share ko sa inyo yung experience ko sa pamimili sa Super 8. Kahapon, namili kami sa Super 8. Hindi naman talaga plano na doon ako mamili, pero nadaanan ko siya at sabi ko nga ay itry kong mamili doon kasi dahil naririnig ko nga at nababasa ko sa FB page na maraming nagre-recommend sa Super 8. Mura ba sa kanila o mas mahal? Pagpasok ko doon, malinis naman, okay naman ang kanilang mga facility, okay naman ang kanilang lugar. Hindi siya crowded, hindi katulad ng ibang grocery store. Hindi ka matatakot na hindi mag-social distancing sa loob ng grocery store. At saka meron akong napansin sa kanila, meron silang scanner na pwede mo i-scan doon yung product, ng, yung barcode ng product, doon mo i-scan para makita mo yung mga prices. Kasi bihira yon sa isang supermarket. Mura ang mga bilihin, katulad nitong 4. Ang bili ko nito sa ibang grocery ay 105, minsan nga 108 pa, pero sa kanila ay 101.05 lang. Tapos yung Bear Brand na 300 grams, ito, sa ibang bilihan ito ay 105 din, pero sa kanila ay 103.95 lang. Mura ba o mahal? Hindi ko kasi sure kasi magkakaiba naman ang presyo sa bawat lugar. I-comment nyo na lang kung mura sa kanila o mas mahal sa kanila. Tapos sila ay may loyalty card din. Ako ay nag-avail ng ganito, Super 8 Loyalty Card. Ito ay ginagamit every time na magpo-purchase ka sa kanila. Ito ay binayaran ko ng 50 pesos. Pero sabi ng cashier, yung 50 pesos na binayad ko ay mababalik din sa akin as points na magagamit ko rin pang bayad. May free delivery din sila. Pag ikaw ay naka 5,000, pwede na nilang i-deliver ang iyong pinamili sa iyong tindahan. Hassle-free pag ganon. Yung Pure Gold ay meron silang corner for mga promos. Like may mga buy 1 take 1, may mga buy 6 take 1. Meron din naman ang Super 8 ng corner ng mga promos. Kaso nga lang, di katulad sa Pure Gold, mas marami sa Pure Gold sa kanila kakaunti. Kasi syempre, di ba, sabi ko nga, maliit lang yung space nila. Feeling ko kulang siya sa stocks. Di ko lang alam kung dahil ba yun sa quarantine pa, under your GCQ pa, kaya kulang pa sila sa stock, o dahil talagang ganun lang yung stock nila. Kulang din sila sa mga variants. Kung sa Pure Gold, iba't ibang sizes ng chicheria, small, medium, large yung Oishi. Tatlong sizes yung Oishi. Sa kanila, parang hindi ko napansin na mga, may mga sizes sila. Pag namili ka, kailangan mo pang lumipat ng ibang tindahan para mabili yung gusto mong bilhin, katulad ng school supplies. Meron silang mga utensils doon, pero hindi pa rin ganun kakompleto. Tatlo lang yung counter nila, kaya hindi po pwedeng dumami yung customer kasi magpapang-abot lahat ng customer sa counter. Saka, isa ko pang napansin, mahal ang asukal sa kanila. Diba, basic needs yung asukal. Wash, ang bili ko sa ibang grocery ay 44 pesos per kilo. Sa kanila ay pumapatak na 50 plus per kilo. Nung napansin kong ganun ang presyo ng asukal nila, umatras na ako. Kasi dapat doon ko bibilihin lahat ng papamilihin ko. Kung ano yung nakalagay doon sa cart ko, yun na lang ang binayaran ko. Yung na-hassle talaga ako, yung nakapila na ako doon sa counter, habang nakapila ako. At sabi ko nga sa kahera, bibili ako ng 2 rim ng sigarilyo. Yun pala, hindi ka pwede doon bumili ng sigarilyo, hindi ka pwede doon magparesibo, kundi lilipat ka pa doon sa counter na doon talaga ang bilihan ng sigarilyo. Doon talaga ako na-stress kasi ang haba ng pila sa likod ko, kailangan kong pumila habang nakapila ako doon sa counter 3, kailangan ko rin pumila sa counter 1. Siningit pa ako ng guard doon para sabay kong matapos yung 2 transaction ko. Sigarilyo dito, tapos yung grocery ko doon. Hassle talaga. Kaya nahiya naman ako doon sa siningitan ko sa pila ng sigarilyo kasi may pila din doon. Hindi ka sa kanila makabili ng marami pag alam nilang mag-out of stock na sila. 4, pag kulang na sila sa stock, ang gagawin nila ay limited lang ng 5 na bottle ang kanilang ibibenta. Ganon. Hindi ka tulad sa ibang grocery na binilihan ko. Medyo mahal nga lang pero makakabili ka ng perky. Yun lang, parang stricto sila sa ganon. Ngayon sa Pure Gold naman tayo. Alam ko maraming namimili sa Pure Gold pero hindi kasi ako lagi namimili doon kasi malayo yung area ko doon sa Pure Gold dito sa amin. Pero namimili ako sa Pure Gold ha. Ang Pure Gold ay malaki. Mura din naman siya, kompleto pa siya. Maraming stock ng bigas, maraming promos. Masarap mamili kasi napakarami ng variants na pwedeng pagpilian sa bawat item. Kompleto talaga siya, as in doon mo na makikita. Kung yung sa iba, naghahanap ako ng apple cider vinegar. Wala kang makikita. Sa Pure Gold mo hanapin, makikita mo doon. Tin siyang alingpuring na card, loyalty card. Halos lahat naman siguro ng grocery store meron ng ganun. May mga loyalty card na sila para sa mga customer nila. Para yun ay para bumalik-balik yung mga customer nila sa kanila. Siyempre,
babayaran mo yung cart sa, dahil nanghihinayang ka sa binayad mong 50 pesos, babalik-balikan mo yung grocery store, nanan mo ng loyalty card, para naman masulit mo yung card mo, di ba? Pero mas nire-recommend ko siya kaysa sa Super 8. Hindi naman dapat sila ipagkumpara dahil napakalaki ng diferensya ng dalawa, napakalaki ng Pure Gold at napakaliit ng Super 8. Ito po yung sunod, yung grocery store na pinamimilihan ko. Kompleto siya, as in, kompleto talaga, one-stop shop. Meron siyang butika, meron siyang hardware, school supplies, kompleto siya sa groceries. Iba't ibang tinda siya na hindi mo makikita sa mga wholesaler na mga lalaki, katulad ng mga Pure Gold, katulad nito mga ganito. Mga pang-akit sa bata, yan, yung mga iba't ibang klase. Yung mga ganito, yan, marami silang ganyan. At saka ito. Ito, mga to, feeling ko wala sa ibang grocery. Yan, marami akong binili nito, siguro mga 10 pieces. Kasi nga, gustong-gusto ng mga bata. 60 pesos ang kalahating kilo, ang laman niya ay 107. Diba, napakadaming laman, malaki ang tubo mo. Ito namang isa, 60 pesos din ang kalahating kilo, 89 pieces ang laman. Mas convenient siya kasi nga hindi ka nalilipat ng lilipat ng ibang store para bumili, kunwari, bibili ka ng bumbilyang paninda, meron na siyang hardware doon, nandoon na. Bibili ka ng mga pads para sa school, mga lapis, nandoon na rin siya, hindi ka nalalabas sa kanila, nandoon na rin. Bibili ka ng gamot para paninda, meron na rin sila. Hindi ka na magpapauli-uli sa ibang tindahan. Hindi siya katulad ng Super 8 at Pure Gold, medyo mas mahal siya ng konti, konti lang naman, mga centavos lang naman. Pero kung convenience ang hahanapin mo, doon ka na, di ba? Kung centavos lang naman ang difference ng prices nila. May mahal din sa kanila, pero may mas mura din naman. Mas maraming advantage kesa doon sa ibang grocery store. Meron din silang loyalty card kung gusto mo mag-avail. Dahil nga kumpleto na sila at one-stop shop nga, maraming namimili. Ang disadvantage dyan ay masikip. Advantage dyan ay pipila ka talaga ng mahaba sa labas kasi nga maraming gustong mamili. Kaya mahaba ang pila. Pagpasok mo sa grocery, okay naman siya, maaliwalas naman, palibhasa. Kado ang pagpasok ng tao, makakapamili ka ng ayos. Kaso pagdating sa pila, dahil nga maraming ang namimili ng mga retailer na katulad natin, mahaba ang pila ng mga push cart doon. Kailangan yung diskartihan kung paano kayo makakapamili doon ng mabilis. Ang ginawa naming mag-asawa, habang ako'y namimili, siya ay nakapila na doon sa counter. Sa ganung paraan, mapapabilis ang aming pamimili kasi nga, bago pa ako matapos sa pamimili ng aking paninda, malapit na kami doon sa counter. Ang isa kong napansin doon sa binibilang kong grocery, nagmamadali ka na, mahaba na ang pila, itong si Kahera ay gusto pang makipagchismisan doon sa kapwa niya, Kahera. Dito naman tayo sa Soysing. Sa Soysing, member din ako. Katulad na lang itong pinamili ko, namili ako ng 12,058.95 sa Soysing. Ang na-discount ko dito sa pick-up allowance ay 120 pesos and 58 centavos. Mamit ka pa ng ATM card, auto-debit arrangement, Cebuana Luwilier ka nagbayad, Palawan Express, meron kang 0.50% payment discount pag doon mo pinadaan ng bayad mo. Kaya ako nag-open ako ng ATM account sa BPI para magkaroon pa ako ng 0.50%. Pag ikaw ay namili na worth 10,000, ang madi-discount mo doon ay 50 pesos, sayang din. At marami silang mga promo. Katulad nito, for every 10,000 daily purchase, meron silang free 2 pieces Sunicare stock box 70 liters. At meron din silang mga loyalty rebates. Pag ikaw ay naka 50,000 within a month, meron silang 0.25% na ibibigay sa inyong rebates. Roll mo, 3%, 7%, 5%. Kung tayo mga sari-sari store, i-grab na natin to. Check lang natin yung expiry date kung malayo pa. Marami din silang mga branches at i-deliver nila kahit ikaw ay malayo, katulad ko, ako ay taga Batangas, at kahit doon ka pa sa Taguig branch nila umorder, i-deliver talaga nila yung pinurchase mo. Deliver nila sa akin kinabukasan yung order ko na walang charges at idinagdag doon sa presyo ng aking pinamili. Meron din silang mga store makeover. Masasabi ko sa lahat ng store ay ang pinakamura as wholesaler ay yung Soysing. Pero may time na mas mahal pa rin sila minsan. Katulad nung Bihon, bumili ako ng isang bundle. Bumili ko sa kanila dati pa, hindi ko po sure ngayon kung magkano, 33. Pero ang bili ko ng per pack doon, yung kalahating kilo sa palengke, 33 din. So walang discount kahit marami akong nabili sa kanila. Updated sila magpadala dito sa akin ng brochure na ganito.
Kasi ang kaibahan sa kanila, hindi mo makikita physically yung mga produkto na binibenta nila, kundi dito lang sa brochure na to. Hindi katulad sa ordinaryong grocery na lahat ng gusto mong makita ay makikita mo. Mahahawakan mo, matche-check mo yung expiration. Dito, hindi. Dito mo lang makikita at wala siyang prices. Walang prices sa brochure kung magkano yung isang item. Email natin o itatawag natin, itetext natin sa kanilang mga agent ang order natin para malaman natin yung presyo at ang expiration date. Kung gusto mo nang mabili sa naman pamimili, doon ka sa Super 8. O kaya sa Pure Gold, madali rin naman, mas mura pa, mas malaki pa. Kung gusto mo makapamili ng madami, doon ka sa mga grocery store na inaakala mo mabibili mo doon lahat ang kailangan mo. Ito lang naman ang hinahanap natin sa isang tindahan. Dapat mura, kumpleto, na dapat nandoon na lahat. Tapos yung service nila dapat maganda. Kung may problema ka sa item, madali lang ma-assist. Ito tayo guys na isang pagpipilian, yung mga ahente. Doon talaga sa ahente, napakalaki ng discount kesa doon sa mga grocery store. Katulad kanina, nagpa-deliver ako sa URC. Order ako ng halagang 1,752. Ang kanilang roller coaster maliit ay 478 dito, wala pang bat. 478 plus 12% ng bat. 535 lang sa kanila. Mura ba o mahal? Etong Max Cherry na 50 pieces, 25.89, wala pang bat. 28.99 lang. Yung Great Taste, 25 grams, 17.75 lang sa kanila. Katulad nitong Piatto, sa kanila ay 11.05 lang sa kanila. Pero kung bibili mo to sa ibang grocery, 12 pesos na. Kakalaki ng discount pag sa ahente talaga kukuha. Kaya kung may ahente kayong nakikita sa highway, kausapin nyo na sana rutahan kayo sa inyong mga barangay para makalaki kayo ng discount. Kasi ako minsan nag-aabang talaga ako ng mga ahente sa highway. Doon pag may nakikita akong tricycle na may mga tatak na mga product, Kopiko, Maggi, o kaya URC, kausapin nyo, baka sakaling mapauon nyo sila na magruta doon sa mga barangay nyo. Alam ko mura sa mga ahente, talaga malaki ang mura kaysa sa mga grocery. Tapos, i-deliver pa nila yung mga PO mo. Mga ahente, along the highway lang ang gusto nila. Ayaw ng mga yan pumasok doon sa mga kalsada na papasok pa, ng mga eskinita, hindi yan sila papasok. Kung ano lang makita nila sa streets, yun lang ang pinupuntahan nila. Pag malayo na yan din na nila pupuntahan, yun lang ang masama sa mga ahente. Pag malayo ka, hindi ka na mararating. Ang pinakagusto ko, dahil nga ngayon ay pandemic, doon ako sa one-stop shop. Doon sa binibilang ko ng grocery. Kasi doon kumpleto na may mga mantika na per dozen. Hindi katulad sa Super 8, sa Pure Gold, Soysing. Wala kang mabibiling mantika na gano'n na pang masa. Doon mabibili mo, pati mga asukal na ano, doon mabibili mo. Kumpleto na talaga. At hanggang dyan na lang mga kasari, salamat sa inyong panonood. Sana nagka-idea kayo sa mga store na ibinahagi ko sa inyo. Tandaan nyo guys, ito'y opinion ko lang base sa aking experience sa pamimili. Kakaiba naman tayo ng mga pinamimilhan. Salamat po sa inyong panonood. Bye-bye po!